Musta ka? Ha? Bitol, may gamot pa pala ako bitol. Ang problema ani, kay basig di manggugo nurse good ba di takabaluan ni basig ma hindi wala kasi itong kain na kanin tol eh. Last na yung kagabi no at kaninang umaga nakakain ka pa ng kanin kunti no sumakit yung tiyan mo ikaw at ikaw pa rin yung magtitiis buti nga at binigyan ka pa ng ano ng pagkakataon eh paano na lang kung nadido ka edi pirmado ka na ng mga ano pirmado ka na ng mga uod sa lupa wala na magdasal ka hindi pa kami naka proceed at kailangan namin kailangan ko ipagpahinga itong si Wilmar Tol dahil kung natatandaan niyo po yung sinabi ko sa inyo nung nakaraang araw pa na dapat talaga ay maibaba na ito at kailangan maano ba ma-check up itong ano niya sa hospital sa doktor itong mga tama niya ng bala dahil mas ano talaga doon mas secure at alam po kasi ng doktor na kung ano yung mga dapat gawin upang makaiwas sa infeksyon itong mga sugat niya dahil po kasi ang tingga ang bala ay may kasama po yung ano medicine na pag yan ay tumama sa ano mo sa balat mo sa katawan mo eh may posibilidad talaga na may infection ka yung iba nga may poison pa sana yung bala na tumama dito sa ano niya sa mga paa niya ay walang halong poison so, medyo din natin maiwasan tol nakabahan tayo gawa ng bigla po siyang nilagnat kagabi sa kabila ng aming paglalakbay kaya naisipan ko na pagpahinga muna siya at bigyan ng kunting lakas sa pamamagitan ng orasyon kaya sana po asahan ko po yung mga dasal po ninyo yung mga request po ninyo yung mga comment po ninyo patungkol sa mga kasamahan ko nababasa ko po lahat tol so pasensya po kung hindi ko po kayo ma-replyan pero nakarating po sa akin yun nga sana yung ano ko yung dahilan ng pagmamadali kung maka-withdraw dito at ano natin to si Wilmar ba malagay sa safe na lugar at gusto kong maayos ang lahat tapos wala tayong sasayang oras tutulong na tayo so, dahil nga sa mga pangyayari na ito hindi man natin ito sinasadya kailangan muna natin na pagalingin ng pag-aanyan yung pakiramdam niya kasi kung ipipilit namin na i-withdraw to ng ganito yung karamdaman niya baka mag-collapse ba nasa 100 kilos pa naman siguro ito si Wilmar mahirapan tayo kaya dasal po ninyo yung kailangan ko tulungan niyo po ako magtulungan po tayo kagising niya lang po ayun Brad kumusta ka? Ha? Pero at least ko na kaning dili na pareha gabi imong gibati no
Ilang? Antos lang. Ilang antos lang? Ampo lang. Ay, pagkawalang paglaom ha. Ay, loko. Ang ano lang kulang dito tol, problema ko lang dito ngayon. Yung ano? Yung pagkain nito ba? Ako walang problema sa akin tol, ayos na ako na hindi na muna kumain ng tama. Ang importante lang sana ito si Wilmar kasi may karamdaman pa at talagang need niya ng supply ng mga masustansyang pagkain ba. Yun nga, nandito tayo sa bundok. Hanggang ano lang tayo. Hanggang pangarap lang tayo tol. Kasi nga, yung dala kong pagkain tol, kung natatandaan niyo po kasi yung target na araw sa mission na ito, dalawang araw lang po sana. Yung pagkain ko para lang po yun sa akin, nakabudget po yun. Hindi po natin alam yung pagkakataon ng sitwasyon na may ganito palang senaryo na may matutulungan pala tayo. Kaya binigay ko na lang sa kanya yung mga pagkain na para sana sa akin. So hanggang kagabi lang, kanina may natirang konti. Pero ngayon talaga, iwan ko lang kung mangga na nga lang yung kinain namin kaninang tanghali. Tuloy, andito po. Pira ka? Antos lang ha. Tis lang, tis. Ay, ginawa ko. Nagipaningot na magagayin na pa. Ay, kung ano eh, Brad? Ano eh, Brad? Kung suot, ano eh, Brad? Ako yun. Ito mo, hindi kanina extra din. Suta niyo. Wala man ako ni mas gamit. Okay, bangon dali. Ano na bangon? Ano na yung suspect na nilinit? Saka na suta na, jacket na ko niya. Dito na ako. Ito pa yung nalami. Tol, may gamot pa pala ako dito tol. Ang problema ani kay basig di manggugo nurse good ba di takabalo aning basig ma hindi wala kasi itong kain na kanin tol last na yung kagabi no at kaninang umaga nakakain ka pa ng kanin kunti no kunti lang ha kunti lang okay sakit ng tiyan ko eh mangga kanina sumakit yung tiyan mo oo. Kasi ano lang, hinahinay lang. Mga ano yung ano mo. Huwag ka mag-alala. Tiis lang talaga. Itong hinubad mo, ilagay mo dyan sa sugat mo, itabon mo ha. Para hindi maanuhan ng insekto. May paracetamol oh. Awas ba, si maglabad na noon yung ulo. 5 minuto ka. Isa lang. Ang problema mong gudol, walang laman yung tiyan niya eh. Basig, koto na imong kidney ba? Tina eh. Sa bagay, pwede rin siguro para mo gamay-gamay po siya ng imong tiyan or dako man imong tiyan. Mapapayag ka, hindi? Papayag ka na lumiit yung dyan, no? Na. Si Sar, yan ka eh. Ito, bro, joke lang. Sige. Oh, malaki ka nga pala sa akin dahil hugot yung ano. Ang ina ning isa ka ano? Ako'y doktor nimo karon. Hindi man ka mo inom, ayaw mong uminom ng lana, langis, hindi imna ni, ako'y nurse nimo karon. Indire. Ina ni,
Tingnan na imna. Ay, pangi, huwag ka maghanap ng nurse na babae, ha? Ako ang nurse mo ngayon. itabon mo yung ano mo. Ito, Brad, pinapagaan ko lang konti yung nararamdaman mo. Ilang. At least tol, itong may kalayuan na kami tol sa mismong hindi na masyadong delikado para sa amin itong pwesto na pinagpahingahan namin. Kasi yung nilakad namin tuloy, 13 hours yata. Malayo na kami. Pero di tayo pakampante. Kahit ako nga, nakatulog ka kanina, di ba? Strict yung tulog mo. Nakatulog din ako eh. Di ba sinasabi ko sa'yo na hindi ako matulog? Nakatulog ako mga 2 oras tol. O kung hindi pa sip itong pinagpahinga namin, baka siguro napahamak na kami. Pero yun nga lang, malakas yung kapit natin nasa taas eh. Sila yung kapit nila nasa baba. Ay brad, ay kawalag maglaom. Paan lang, tiis lang. Tama, karun tanawa, tingnan mo. Kung dati, ito papangaralan kita, tanggapin mo to. Hindi ito tumutumo na istorya ha. Kung dati mo pang iniisip sana na kung ano yung maaari mangyari sa iyo sa hinaharap. Kung hindi mo na sana tinuloy na pumasok sa ganitong sa ganyang trabaho. O, tingnan mo. Tingnan mo ngayon. Ikaw at ikaw pa rin yung magtitiis. Buti nga at binigyan ka pa ng pagkakataon. Paano na lang kung nadido ka? Edi pirmado ka na ng mga Pirmado ka na ng mga uod sa lupa. Wala, magdasal ka. Susunod-suspad na rama ka. Lagi na nga, hindi na nga kita papangaralan. Baka paiyak ka pa dahil prangka-prangka ako magsalita. Ay lagabala ka kay di man tagapasagdan. Kuan lang gud, ang tanging hiling ko sa iyo ay lumaban ka lang sa sa sitwasyon mo ngayon. Pagsubok 'yan. Kayanin mo 'yan. Makakaya mo 'yan, Brad. Pag lahat ng nagawa mong mali, lahat ng nararamdaman mo ngayon, isurrender mo dyan, isurrender mo yan sa Panginoon. Trust me, hindi ka niya bibiguin. Mas makapangyarihan yung sarili mong dasal. Oo, dinadasal ka namin, dinadasal kita. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka na tatawag sa kanya, hindi ka na magdadasal sa kanya. Mali yun. Pagdadasal ka namin, pagdadasal kita. Pero dapat ikaw mismo, magdasal ka din. Humingi ka ng tawad sa kanya. Isuko mo yung sarili mo sa kanya. Ako brad, makasalanan akong tao. Accept ko yan. Talagang makasalanan akong tao. Kaya may pag-asa ka pa.
minsan nga sa mga pagsubok na aking nararanasan sa aking, sa buong buhay na karanasan ko, minsan isang beses parang hindi ko na makayanan ba, parang gusto ko nang sumuko, parang gusto ko nang bumitaw dahil nga sa mga binibigay na pagsubok. Pero pag once na susundin mo yung negative na pag-iisip mo, matatalo ka. Sigurado, impyerno bagsak mo. Ako hindi ko sinasabing pupunta ako sa langit. Oh. Hindi ko sinasabi yan. Basta ako, kung ano yung gusto kong gawin na para sa akin ay ikakagalak ng Panginoon, gagawin ko yan. Wala na ata sa akin. Dumadaan lang tayo sa mundo, lumalabayar at ang kalibutan na. Maghimo kung akong pangalan. Ikaw din, huwag mo sayangin. Huwag mo sayangin talaga ang pagkakataon. Ito na yon. Lagpasan mo lang yan. Labanan mo lang yan. Tayo kasi, habang buhay tayo, may pag-asa tayo. Gumawa ka ng sarili mong pangalan dito sa mundo. History ba? Na mabuti, hindi yung masama. Kung pinagpatuloy mo yung pagiging bandido mo, wala kang ano, wala kang dinig. Marumi pa sa basura yung dinig mo. Pero pag ano lang, simpleng tao ka lang, marunong kang lumapit sa Diyos, wala. Doon pa lang panalo ka na. Kaya brad, sana naintindihan mo yung logic na sinasabi ko. Brad ha, magdasal ka. Hindi tayo perfecto, pero sundin mo lang. Walang imposible. Huwag mong isipin na dahil yan sa mga nagawa mong kasalanan kaya binibigyan ng ganyang pagsubok. Huwag, binigyan kanyan dahil alam ng nasa taas na matibay ka. Labanan mo lang talaga. Kasi nasi Satanas dyan, nasa kaliwang ano mo. Nasa kaliwang tinga mo. Kasi tol, kaya ko ito pinapangaral. Pasensya na po kayo ha. Kasi sabi niya kagabi gusto niya daw sumuko. Eh nagalit ako. Sabi ko na ngayon ka pa susuko, eh chance mo na itong magbago, susuko ka na. Eh, yun yung ano. Kaya pasensya na po kayo, sana maintindihan po ninyo. Unti-unti natin palalakasin yung loob niya. Yeah. At least naman eh, at least nasabi ko yung gusto kong sabihin sa kanya. Kung ano man yung mangyari, at least nabitawan ko yung dapat kong bitawan. Ganun na yun. Hindi ako perfecto. Makasalanan akong tao. Pero at least ginawa ko yung dapat na dapat kong gawin. Alam kong ikakabuti at sinabi ko sa karamihan na kung maaari, huwag na lang nilang subukan kasi tested and proven ko na yan. Yan lang. Imahin mo. Masakit. Actually, masakit yung dyan ko pero may lang makain. Pugusin ko ano eh. Hangga. Pero ang problema na ko ang kanip. Pinainom ko na nga ng gamotol kahit walang
laman na ano. Hindi na pa ako nag-ikot-ikot itutuloy. Hindi ako pwedeng lumayo. Kasi nga, kailangan lang tayo nitong ano niya. Karamdaman niya. Okay lang na umiyak ka, hindi kaduwagan yung umiyak ka. Umiyak ka hangga't gusto mo. Ibig sabihin yan, niyayakap ka na ng Panginoon. Hindi importante yung magdasal na luhod-luhod. Ayos yan, kahit nakahiga ka, magdasal ka. Ang importante, nakikipag-usap ka sa kanya, ka ng palihim. Yun yung the best dyan. Okay, umiyak ka, iiyak mo lahat yan. Ayos lang yan, hindi kaduwagan, hindi kabawasan ng pagiging lalaki yung umiiyak. Katarantaduhan po yung nagsasabing kapag iiyak yung isang lalaki, bakla, nako po. Tol, pa-share po ng video na to, tol, at least alam niyo po yung update sa kanya. Huwag kayong mag-alala, pinapangako ko po sa inyo, hindi ko po iiwan si Wilmar. Kasi, alam niyo naman po, ako sasabihin ko sa inyo na alam na alam ko yung nagsisinungaling na tao o nagpapanggap na tao. I mean, kung ikaw gusto mong magbago, kikilatisin kita. Pag hindi ko naramdaman sa'yo na totoo yung sinasabi mo, iiwan kita. Kaya, tol, pa-share po ng video. Maraming salamat po sa inyo. God bless you all, tol. Mahal na mahal ko po kayo.